Okay, let's start na, no? Bago tayo pumunta sa webinar natin, papakilala muna ako, no? So, I'm your speaker po tonight. Name ko po is Millie Ruth Gamiao. So, I'm a financial educator, associate financial planner, and of course, isa rin po akong OFW, gaya ng karamihan sa atin, no? So, yung mga, sa mga guests po natin tonight, so welcome po dito sa Mutual Fund investing natin na training. Okay, so ayan, so for this webinar, no, i-discuss natin is all about understanding mutual fund investing kasi most of us dito tayo interested eh, kasi when we hear the word investment, no, yung unang pumapasok kasi sa isip natin is parang dito tayo mas nagiging interested pag sinabi na naririnig natin or nababasa natin yung investment. Pero kailangan intindihin natin kung ano ba talaga yung mutual fund investment. So kaya tayo nandito tonight para mag-aralan natin at mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung mutual fund investment na sinishare namin here in IMG. Okay. So, bago natin discuss kung ano ba yung mutual fund, let me ask you this question, no? So, ano ba yung reason bakit gusto mong mag-invest? Okay? So, ano ba yung reason mo kung ano ba yung why mo bakit mo gustong mag-invest? So, ano ba yan? Pang-college ba yan? Pang-retirement ba yan? Or pang education ng mga bata, or gusto mo lang, no, mag-i-invest ka kasi gusto mong kumita yung pera mo or something like that, no? So kailangan alam mo kung bakit mo gustong, may why ka kung bakit mo gustong mag-invest. Ayan, so ano ba yung goal mo, ano ba yung target mo, ano ba yung gusto mo talaga, bakit ka mag-i-invest. Ayan, so meron tayong tinatawag na SMART goal, no? Ito yung kumbaga basihan natin doon sa reason natin kung bakit kailangan natin na mag-invest. So kailangan pag mag-i-invest tayo, meron tayong specific goal. So ito yung tinatawag natin na SMART goal, no? So ano ba yung SMART? So for us, when it comes to investing, ang ibig sabihin ng SMART is, so sa S is be specific. So know exactly what you are wanting to accomplish. So kailangan specific ka kung ano talaga yung target mo. Ano ba yung goal mo kung para saan yung ini-invest mo. So like I've said, kailangan mayroon kang specific na goal. Like say for example, mag-invest ka gusto kasi for your retirement or for your travel fund, or gusto mo for kasi mag-invest ka kasi gusto mo magpatay ng bahay, di kaya naman mag-invest ka para sa pangkasal mo, right? 'Di ba yung mga single, o di kaya naman pag meron ka ng family, mag-invest ka para sa college ng mga anak mo. So kailangan be specific. Kailangan alam mo kung ano yung gusto mong makamit, no? So next is measurable. So how will you know you met your goal? Measurable, kailangan there's a certain amount na kailangan there's a certain amount na goal mo para mag-invest ka. So let's say for example, ang goal mo na maabot or mapag-ipunan, say 1 million or 5 million like that. So kailangan may amount yung goal mo para alam mo kung magkano yung kailangan mong ipunin, right? And then next is attainable. So make sure your goal is not far to reach but far enough to be challenging. So kailangan make sure na yung goal mo na yun is attainable siya, hindi yung parang imposible naman na makamit mo, right? So kailangan yung goal mo is yung talagang sigurado ka na makakaya mo siyang abutin. Ayan. And relevant, ayan, link the goal to something important to you, something that inspires you. Yung importante siya talaga yung goal mo. And last is time-based. So when do you want your goal to meet? So, kailangan may time horizon din yung goal mo. So, kailangan, let's say for example, goal mo is 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, ganyan. Hindi yung mag-i-invest ka lang
na wala kang goal. Kumbaga, hindi mo alam kung kailan mo kukunin, hanggang kailan ka mag-invest or something like that. So, kailangan time horizon, time-based yung goal mo. Alam mo kung kailan mo siya, kailan yung target mo. Diba? Target mo na time. Ayan. So, why should you invest? Bakit kailangan mo mag-invest? So, first reason for that is kailangan mabit natin yung inflation. So, alam naman natin kung ano yung tinatawag natin na inflation rate, eh, di ba? So, your 1,000 today can be worthless in a few years from now. Kasi imagine mo, no, nung bata pa tayo, nung nag-aaral pa tayo 10 years ago, 15 years ago, right? So, yung 100 pesos mo or yung 10 pesos na baon natin sa school, eh, kumbaga, tama na makakabili ka na ng merienda mo at saka mayroon ka pang drink or something like that. Pero ngayon, yung 10 pesos ba magkano na lang yung ano na lang ba yung kaya mong bilhin doon, di ba? So, kailangan mag-invest tayo para pagdating ng araw when we retire, no? Or yung value ng pera natin hindi siya bababa yung value ng iniipon natin. Okay? So SSS or GSIS is not enough. So, 'di ba, maraming mga government employee like me especially, no? This is a life experience talaga kasi yung brothers ko and then yung sisters kasi bali 4 sila na government employee. Actually 5 sila na government employee, pero I can see their situation na talagang they're struggling financially kasi nga di ba? Kasi pag government, madali lang mag-umutang, eh, di ba? Pero hindi nila alam kasi na yung inuutang nila is yun din yung binabawas dun sa sahod nila. So, halimbawa, nag-loan sila sa GSIS, eh, hindi nila alam yung binabawas dun para sa GSIS nila is galing din sa pera nila, di ba? So, why not invest something na sure ka na yung pera mo is mag-grow, diba? So, it will not sustain your lifestyle nor medical bills. So, especially yung SSS. So, kung minimum contributor ka lang sa SSS, diba? Around 3,000 lang ata yung nape-pension nila. So, ano na lang pang kayang bilhin ng 3,000 na yan pag nag-retire ka 15 years from now or 20 years from now? Baka kulang na kulang pa para pambili ng gamot mo. So, kailangan we need to invest. And next is, our kids are not our retirement fund. Okay, madalas yung Filipino culture kasi natin na pag nagpag-aral natin yung mga anak natin or yung mga pamangkin natin, no? Tapos hindi tayo, iniisip natin na sila na yung bahala sa ating pagtanda natin, which is very wrong. Kasi tayo yung may responsibility sa sarili natin, especially when it comes to our retirement. Kasi when the time comes na sila na yung maging adult, no, magkakaroon din sila ng sarili nilang family, right? So, pag ikaw, nagkasakit ka in the future, so who do you think na mas uunahin ng anak mo or ng pamangkin mo, di ba, ng kapatid mo or something like that, kung pareho kayo nangangailangan, no? Especially pag meron na siyang anak. Alangan naman na kailangan ng pambili ng gatas ng anak niya, tapos ikaw nang hihingi ka ng pambili ng gamot mo. So, sino yung sa tingin mo uunahin niya? Of course, uunahin niya yung pamilya niya, right? So, kailangan, we should be responsible for our retirement. Kailangan habang malakas pa tayo, habang may kita pa tayo, we need to save and invest, okay? So, next and last is, we live longer. Ayan, so imagine retiring at 60, with no income, then living until age of 80 or 100. So, how will you survive? Diba? So, gusto mo mag-retire ka at the age of 60. But the question is, when the time comes na 60 ka na, meron ka bang enough na retirement fund na bubuhay sa'yo or magsusustain for your lifestyle? Pambili ng gamot, diba? O di kaya pambili ng pagkain mo araw-araw or something like that. So, kailangan mag-invest tayo kasi lahat naman tayo gusto natin mabuhay ng matagal, right? So, paano pag binigay ni Lord yung buhay na matagal na gusto natin?
Diba? Imagine mo pag nabuhay ka ng more than 100 years old. So, syempre, 'di ba, hindi ka na yung hindi ka na nang malakas, hindi ka na nun makakapagtrabaho. So, saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo? Pambili mo ng gamot, pambili ng gamot, right? So, we need to invest para hindi tayo aasa sa ibang tao, no? Or sa family, kahit sa family natin, we should be responsible. Ayan, so, we are here now, no? It's connected no sa topic natin. So there are ways and what are the ways to invest in Philippine stock market? Okay? So every country may stock market siya, no? May tinatawag tayong stock market. But specifically dito sa discussion natin, we are talking about the Philippine stock market kasi baka pag sinabi kasi ng stock market, baka isipin natin sa ibang country or something like that. So we should be specific. Now, this is all about Philippines stock market. No? So, we have two ways to invest in Philippine stock market. No? So, first is, tinatawag natin na direct investment or direct investing. No? Kailangan dito mag-open tayo ng account sa mga brokerage firm or mga online platform yan. So, open an account and get started. So, pag direct investing na tinatawag, ikaw mismo po yung mag-monitor ng portfolio mo. Ikaw ang bibili at magbebenta ng mga shares mo sa mga companies na listed sa stock market natin. So, ikaw mismo ang fund manager ng sarili mong portfolio. No? So, yung mga online platform natin, online brokerage na available sa Pilipinas, for PSEs, yung mga Call Financial, no? MyTrade, UTrade, mga BPI Trade, ayan. So, maraming mga online platform na pwede nating i-download, pwede tayong mag-open ng account na kahit wala tayo sa Pilipinas, pwede nating gawin as long as we have the internet and the phone or laptop or tablet. We have the gadget. Ayan. And second option is what we call the indirect investment, no? So, ito yung mga indirect investments. Example for that is yung mga mutual funds or yung mga hindi ikaw mismo yung directly na mag-monitor at pag-manage ng fund manager mo, ay ng portfolio mo. So, maraming klaseng mga indirect investment. So, one kind of it is yung sa mutual fund natin na tinatawag. Okay. Ayan. So, ano ba yung difference between mutual funds and direct stock? So, nasabi ko na to, but let me clarify more, no? Let me tell you some more. So, pag sinabi natin mutual fund kasi, mas less yung volatility and mas low yung risk. Okay? So, pag direct stocks naman, mas high yung volatility and mas high yung risk. So, bakit bakit natin sinasabi na mas mababa yung risk when it comes to mutual fund investing? Kasi, kumbaga, diversified yung portfolio natin and yung mga professional fund managers na yung bahala sa ating portfolio. So, wala tayong iisipin, sila na yung bahala. Kumbaga, mga professional na yun 24/7, sila na yung mag-monitor. So, mas low yung risk for us na investors na malugi yung investment natin, right? So, pag direct stock kasi, high yung risk, okay? High risk siya kasi ikaw nga mismo yung magmamanage. So, kung wala kang alam pagdating sa pagbabay, pagsasell ng mga shares, no? So, malaki yung possibility na malugi talaga yung pera mo. Pero gaya nga nang sabi natin, pag high risk, high reward din or high return. Pag low risk, mas lower din yung return. Okay? So, kailangan lang talaga pag nag-direct stock ka, marami kang alam. Kailangan aralin mo kung ano yung tinatawag natin na direct stocks. Ayan. And then, mutual fund is low trading cost. Kasi pag sa mutual fund, mas mababa na yung pwede natin na-invest for as low as 1,000, pwede na tayong mag-start. Pero pag sa stocks kasi, direct stock kasi, yung 1,000 mo na yan, I'm sure na hindi yan kasha, kumbaga. Kasi pag nagbili po tayo ng mga shares ng mga companies sa
sa trade, pag nag-trade tayo, nag-buy tayo ng mga shares, no? Meron po silang each company, meron po silang board lot na tinatawag. Kumbaga, meron silang minimum requirement kung ilang shares yung pwede mong bilhin, no? So, kung halimbawa, gusto mo bumili ng shares ng Jollibee, ang board lot po ng Jollibee is minimum board lot niya is 10 shares and then ang price niya is let's say 130, no? So, yung 1,000 mo, hindi siya kasha. Kailangan meron kang 1,300 na pera para makabili ka ng 10 shares. So, wala pa doon yung tax niya. So, kailangan much more than pa siya. Okay? And then, pag mutual fund kasi, professional fund professional management kasi nga gaya ng sabi ko, may mga professional fund managers na bahala. So, pag direct stock, individual, kasi ikaw lang mismo yung bahala doon sa stocks mo na mag-monitor. And pag mutual fund, tax-exempted na siya. Pag sa direct stock, hindi siya exempted sa tax. Okay? And so, what is the difference between mutual fund and UITF? So, another type of indirect investing or is yung tinatawag natin na UITF. So, kung naririnig nyo na ito, ito yung Unit Investment Trust Fund. Ito po yung mga ino-offer ng mga bangko na investment. Okay? So, isa rin po siyang type ng indirect investment or yung pooled funds. So, pareho silang pooled funds, yung mutual fund and UITF, pero meron silang pagkakaiba. Okay? So, pag mutual fund, ang regulators po nito ay SEC or yung Securities and Exchange Commission. Pero pag UITF naman, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Kasi bank yung nag-offer. So, yung, di ba, ang mga banks, ang license nila is under BSP. While yung mutual fund kasi is mga private companies yan, no? So, kailangan meron silang lisensya from SEC. Okay. Kung nag-invest tayo sa mutual funds, ang binibili natin is shares or yung NAVs, net asset value per share. Pero pag sa UITF naman, units po yung binibili natin. Ang mutual fund, ang mga nagbebenta po nito is mga mutual fund company o yung mga CIS agent. Pag UITF naman, mga bank personnel. Kasi dun lang mismo sa bank. So, kung gusto nyo bumili ng UITF investment nyo, tumili lang kayo kung anong bank ang gusto nyo. Magtanong lang kayo doon kung meron silang in-offer na UITF and then pwede ka na nalang i-assist agad-agad. Ayan. And then, pag sa fees naman, pagdating sa fees, sa mutual fund, meron tayong entry fee, early redemption fee, administration fee. While sa UITF, we have what we call the trust fee and early redemption fee. So, pag nag-invest tayo sa mutual funds, tinatawag tayong shareholder or part owner. So, pag UITF naman, investor. So, actually, pag sa mutual fund, pwede rin tayong tawagin na investor. Pero pag UITF kasi, hindi tayo pwedeng tawagin na shareholder or part owner. Kasi hindi shares yung nabili natin sa UITF, kundi unit lang siya. While kapag sa mutual fund kasi, shares yung binibili natin, kaya ang tawag sa atin is shareholder or part owner. Okay? And so, ano ba talaga yung mutual fund? So, what is mutual fund? And so, a mutual fund is a professionally managed type of collective investment scheme that pulls money from many investors to buy stocks, fund short-term money market instruments, and or other securities. So, ibig sabihin, pooled fund siya, no? So, let's say, for example, I have 5,000. So, si Joyce, my 5,000, no? Si Lizelle, my 5,000. Si Cecil, my 5,000. So, yung 5,000 po natin, pagsasama-samahin po yan. So, yun yung pooled money. Okay? So, yun na po yung i-invest. Kumbaga, pera ng maraming tao, kumbaga, na-collecta na pera ng mga tao. Yun po yung, ayan. So, what is NAVs? Ayan. So, ano ba yung net asset value per share na tinatawag? Each investor of mutual fund becomes a shareholder. So, like I've said, no? Or part owner of the fund and receives a number of shares depending on the NAVs or net asset value per share upon purchase. So, this is the price per share of a mutual fund company. So, once we invested, no? Yung pera po natin may katumbas na shares. Okay, so example for that is, let's say nag-invest ka sa
capital fund A, no, bond fund, ang per share niya is 0.92. So, ito yung per share na mabibili mo. No? So, depende kung magkano yung i-invest mo. And then, pag sa stock fund naman, so, di-discuss natin yung ano ba yung bond fund, ano ba yung stock fund. So, halimbawa, nag-invest ka sa another mutual fund, 0.89. So, iba-iba po. Every mutual, every fund, sa mga mutual fund companies na yan, eh, magkakaiba po yung net asset value per share nila. Okay? So, depende po kung saan tayo mag-invest. Yan. So, paano ba talaga yung mutual fund? How does it work, no? So, ganito lang siya kasi hindi siya ganun kahirap na intindihin. Okay? Ayan, so, we are the investor. So, we are called the investor or shareholder or partner. So, tayo yan. So, yung pera natin na investor, iipunin plus money with the fund house. So, yung mga mutual fund companies or yung mga fund house dadalhin dito. And then, each fund house kasi meron silang mga appointed fund managers or yung mga professional fund managers. So, sila yung bahalang mag-invest sa pera natin sa mga securities like stock, bonds, gold, etc. So, sila yung bahala na mag-i-invest sa pera natin dito sa kaya so, bibili nila ng shares sa mga BDO, charities, yung mga yan, mga companies na dito. And then, yung kikitain po ng investment is ipabalik din sa mga investors. So, equally divided siya. Equally distributed siya sa lahat ng mga investors. Depende lang kung magkano yung investment mo. Okay? And then, so, what are the 5 steps to effective mutual fund investing? So, paano maging effective yung pag-i-invest mo sa mutual fund? So, first step is know your goals. Diba nasabi natin kanina, kailangan alam mo kung ano yung goal mo. Right? Next step is know your time horizon. So, gaya ng sabi ko nga, no? Parang smart goal din siya. Know your time horizon. Dapat may specific kang target. How many years or how long will you invest? Third step is decide and set forth commitments. So, kailangan, once na nag-start ka ng mag-invest, kailangan committed ka, no? Committed ka na tapusin at abutin yung goal mo. Fourth step is know your financial status. So, hindi mo naman, kumbaga, the big question kasi is kahit may goal ka, kahit alam mo yung time horizon mo, kahit committed ka, pero yung financial status mo naman is hindi kaya. So, kailangan ayusin mo muna yung financial status mo din, kumbaga. Know your financial capacity kung magkano yung kaya mong ipunin or invest. Ayan. And last is, know your mutual fund option. So, marami kang option kasi sa mga mutual fund companies. Ayan. So, what are the benefits of investing in mutual funds? Ano ba yung mga benepisyo ni pag nag-invest tayo sa mutual fund? So, first is diversification. Ano ba yung ibig sabihin ng diversification? So, investing in a mutual fund provides instant diversification. So, this is the practice of investing broadly across a number of different investments and securities to reduce risk and maximize earning potential. So the fund is required by law to invest a maximum of 10% per security in a wide array of instruments such as stocks and funds. Okay, so ibig sabihin pag diversified kasi, nakakalat yung investment natin. Hindi lang siya iisa. Hindi lang sa iisang company o iisang securities na naka-invest yung mga investment. No? So kung nakita niyo sa photo natin, no? Sa screen, meron tayo sa stocks, sa corporate, government, cash. So, diversified. Kumbaga, nakakalat lang siya. So, gaya nga ng sabi ni Warren Buffett, no? Don't put all your eggs in one basket kasi pag nahulog yung basket na yan, there's a possibility na lahat ng itlog na nandun sa basket is
mabasag, right? So, huwag mong ilagay lahat dun sa isang basket. Next is liquidity. So, liquidity is the ability to readily convert investment into cash. So, pag sinabi natin liquid, ibig sabihin, anytime we can get the investment or withdraw or redeem the investment, no? So, while the law provides that redemption proceeds must be given within 7 banking days. So, pag nag-invest tayo sa mutual fund, liquid siya, and ibig sabihin, anytime, pwede mong kunin po yung investment mo. Pero, hindi siya gaya ng bank saves, yung savings natin sa banko or savings natin sa ATM na pag withdraw natin or pag pumunta tayo sa bank, makukuha na natin agad. So, pag sa mutual fund kasi, kailangan maghintay muna tayo ng at least 7 banking days para ma-process yung redemption ng investment natin. Ayan, next is potentially higher returns. So, because a mutual fund is pooled and managed as a single investment portfolio, it is able to take advantage of certain economies of scale. So, kaya nang sabi natin, dahil diversified yung investment nila, yung potential returns ng investment natin is, kumbaga, mas malaki yung potential na return ng investment natin. So, kasi let's say, for example, yung isang investment nila is kumita ng 50%, and then the other one is kumita ng 30%, the other one is kumita ng 10%, no? And then the other one nalugi ng 20%. So, imagine mo, meron pa rin silang kikitain kahit na mayroon nalugi doon sa investment nila. Dahil na diversified yung investment, hindi nakalagay sa iisang investment lang. Ayan. And then another one is professional management. So one of the main advantages of investing in mutual funds is the fact that it affords its investors, particularly the small ones, the services of a full-time professional fund managers. Okay. So dahil nga indirect ito, may mga professional fund managers na mag-manage dun sa portfolio natin, no? Sila na yung bahala, hindi na natin kailangan araw-arawin na natingnan yung portfolio natin kung kumita na ba. Hindi na natin kailangan problemahin kung kailan tayo bibili, kailan tayo magbebenta. Right? So yung mga fund managers na po yung bahalang gagawa noon on behalf of us kasi yun yung trabaho nila. Okay, so even if one does not have the budget, time, and experience in investing, these experts monitor and actively manage the funds on a regular basis. So, if you are just new to investing or the stock market, no, ito yung ina-advise, kaya ina-advise namin na before you go into direct stocks, better start in mutual fund first kasi mutual fund is the investment for beginners na tinatawag. So, kung baguhan ka pa lang pagdating sa investment, no, maganda na mag-start ka muna sa mutual fund. So, low capital requirement. So, most mutual funds in the Philippines require affordable minimum initial investment amounts ranging from 1,000 to 5,000 pesos and minimum additional investment in increments of 500 to 1,000 pesos. So, before, nung hindi pa ganun kakilala itong mutual fund, no, kaya sinasabi nila na pangmayaman lang kasi hindi ka pwedeng mag-invest, hindi ka makakapag-open ng mutual fund account mo if wala kang 100,000 kasi iyon ang minimum investment noon. But right now, from 100,000, naging 20,000, naging 10,000, naging 5,000, and now 1,000 na lang siya, pwede ka nang mag-start. And then yung for additional investment or yung pag gusto mo nang magdagdag, no, pinakamababa na is 500 pesos. So halos lahat ng mga mutual fund companies, ang initial investment na nila is 1,000 pesos. And so, for employees and members of cooperatives, the investment amounts are even lower, ranging from 100 to 300 pesos. Diba yung mga sa co-ops, sa co-op, pag meron kayong mga sinalihan na co-op, meron din sila doon yung 100 lang or 300. Ayan.
So great equalizer. So mutual funds are the great equalizer in investments. The yield of those investing 5,000 is the same for those investing millions of pesos. So for the mutual fund, either you're a big time investor or a small time investor, equally divided or equally distributed po yung return na ibibigay sa atin. So kahit na 5 million yung investment mo or kahit 5 million yung investment ng iba and then ikaw 5,000 lang, kung ang kinita ng mutual fund company is nasa 20%, so lahat kayo 20%, same lang kayo. Okay, so syempre dun sa amount, dun lang kayo nagkakaiba kasi nga mas malaki yung mas marami or mas malaki yung shares niya compare sa iyo. Pero yung doon sa return, same lang kayo, proportionate lang. Proportionate lang. Transparency. So mutual fund investors have the right to transparency and are entitled to know and check where the funds are invested. So pag mga mutual fund companies po, nagsisend sila ng mga statement of account every month, every quarterly, semi-annually, or annually, depende sa mutual fund company na pinag-investan nyo. And then, pag mutual fund investor ka kasi, you are entitled to a shareholders meeting and then yung meron silang mga voting. Voting ng mga board of directors. So, pag investor ka doon, i-invite ka nila para mag-attend doon. At doon din sa shareholders meeting na yon, doon din nila i-present kung saan in-invest yung pera ng mutual fund company for the whole year, saan napunta yung investment ng mga investors. Ayan. So that, kumbaga, transparent siya. Safety. So mutual funds are highly regulated by the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act and its rules. So dahil regulated by the SEC, talagang yung pagmo-monitor po nila dito dahil nga pera ng mga tao ito, no? So mahigpit po yung pagmo-monitor sa mga mutual fund companies. They also have to submit regular reports to SEC as well as to their shareholders to ensure that there is check and balance. Regular audits are also being conducted by external auditors. So aside from the internal auditors na nandun sa loob ng company nila, ng mutual fund company, may mga external auditors din. May mga external auditors din para malaman na tama talaga yung report nila. Okay? So talagang highly regulated, highly monitored ng SEC. And gaya ng sabi ko, tax exempted na pag nag-invest tayo sa mutual funds. So, gains realized by investors upon redemption of their mutual fund shares in a mutual fund are excluded from the definition of gross income. Therefore, these are not subject to personal income tax as stated in RA number 8424, also known as the Tax Reform Act of 1997. So this benefit alone makes it more profitable investing in mutual funds versus other regular investment instruments. Diba? Tax exempted na siya. Wala nang tax na babayaran pag kinuha natin yung investment natin, di ba? And so what are the three types of investors? First is yung tinatawag natin na aggressive investor. So this is recommended for those investors who have long-term financial goals such as children education, retirement fund, funds for future business, and others. So recommended time horizon is 5 years and above. So kung ang goal mo is dapat pag aggressive investor ka, yung goal mo dito is long-term. Ang minimum years na kailangan mo mag-invest is 5 years, no? Kasi long-term naman siya. So, ibig sabihin, mas higher yung risk mo. Risk taker ka pag aggressive investor ka. Kasi, mas longer yung years na gusto mong mag-invest. Eh. Kumbaga, yung goal mo is pang long-term. So, ibig sabihin, you're an aggressive investor if ang goal mo is long-term. Okay? And then, yung goal mo is pang, hindi mo pa naman siya kailangan or something like that. Second type is moderately aggressive investor.
So this type of investor prefers the combined benefits of bonds and stocks and balance of capital growth and protection. So pag ang time horizon mo is around 3 to 5 years recommended for you is you're a type of investor na moderately ka lang. Kumbaga, hindi ka masyadong risk taker pero hindi ka rin masyadong conservative. Conservative investor naman is investors with a low appetite for risk and embrace the concept of slowly but surely. So this recommended time horizon is 1 to 3 years. So pag medyo takot-takot ka sa risk na baka mawala yung pera mo or something like that, then so you're a conservative type of investors kasi hindi ka masyadong aggressive or hindi ka masyadong risk taker sa pag-invest. Ayan. So marami ding klase ng mga mutual funds. So hindi lang pag sinabi natin mutual fund, yun na yun. So maraming klase ng mutual funds. Okay, so we will start from highest to lowest kung pagdating ito sa risk. Okay, ito depende sa risk natin. Okay, so pinaka-lowest ang risk is ito yung tinatawag natin ng mga money market funds. So, kailangan ang goal mo dito is less than a year lang, no? So, short-term fixed income securities, time deposits, and money market placement. So, a good example for money market funds is ano lang, yung parang time deposit lang. Kumbaga. Or, pwede rin dito yung mga ano, yung mga savings account natin kasi yung target mo is parang kukunin mo rin agad, no? So, money market funds, yan siya. Next is, yung medyo mas mataas naman yung risk is yung tinatawag natin na bond funds na. So, dito yung goal mo at least 3 years, no? So, medyo tumataas na yung risk mo, pagiging risk taker mo. So, ang target mo dito, ang goal mo dito is for medium to long-term fixed income securities like government and corporate bonds. So, yung investment po dito, naka-invest sa mga fixed income securities. Fixed income, ibig sabihin, ito yung mga investment financial instrument na nagbibigay or mga securities na nagbibigay ng fixed na income. So, let's say, for example, yung treasury bonds ng government, no? Meron doon mag-announce sila ng treasury bond na 6% per annum, no? So, yun yung example ng fixed income kasi naka-fix na yung interest na ibibigay sa'yo. Hindi na yun magbabago, no? So, yun yung mga sample. So, most bond funds, ito yung mga in-offer ng mga government. Yan. And then, balance fund, no? So, by the word balance, no? Combination of fixed income securities and stocks. So, ito yung second to the highest na yung sa risk. So, ang goal mo dito is more than 3 years. And then, ang pinaka-highest ang risk is yung tinatawag natin na equity funds or stock equity funds. Yan. So, mostly stocks. Ibig sabihin, yung investment po natin is naka-invest sa up 30 companies na listed sa Philippine Stock Exchange kasi yun yung mga equity funds na tinatawag kasi yun na yung top 30 na mga companies like Jollibee, mga BDO, Ayala Land, doon po naka-invest yung investment natin. So pag equity funds, kailangan more than 5 years ang time horizon natin. And so what, how to earn in mutual fund? Paano ba kikita sa mutual fund? First is dividend payments. So when a fund receives dividend or interest on the securities in its portfolio, it distributes a proportional amount of that income to its investors. So example for this is, let's say, for example, nag-invest sila sa Jollibee, no? Then yung Jollibee, nagbibigay sila ng dividend. So pag nagbigay ng dividend, yung Jollibee doon sa fund natin, na pinag-investan natin, i-distribute din ng funds sa ating mga investors, mga shareholders nila, yung
dividend na binigay ng company na pinag-invest nila. Next is net asset value. So, gaya na, di ba na-discuss natin a while ago, yung net asset value per share. So, as the value of the fund increases, so does the price to purchase shares in the fund. So, yung NAVs kasi, nag-iiba siya, no? Pwedeng mas mababa, pwedeng tumaas yung per share, pwedeng bumaba, no? So, pag, halimbawa, bumili ka ng nung nag-invest ka is 1 peso lang siya and then naging 2 peso na siya. So, ibig sabihin, tumaas na yung value ng fund natin. So, this is similar to when the price of the stock increases, you don't receive immediate distributions, but the value of your investment is greater should you decide to sell. Yan. So, pag binenta mo siya ng 2 peso per share, ibig sabihin, kumita ka, no? And so capital gain, so when a fund sells a security that has gone up in price, this is a capital gain. So but when a fund sells a security that has gone down in price, this is a capital loss. So gaya ng sabi ko na, so pag binenta natin or nag-redeem tayo ng investment natin na mas mataas compared dun sa binili natin noon, ibig sabihin kumita tayo, capital gain. Kumita yung capital natin. Pero kung mababa yung value at ibinenta natin or ni-redeem natin yung investment natin, so ibig sabihin malulugi tayo, capital loss yan kasi kinuha mo siya na mas mababa no kaysa nung binili mo, right? Pero okay lang naman kahit na bumaba yung price as long as hindi mo siya ni-redeem, hindi mo kinukuha yung investment mo. Ang tawag lang doon is paper loss kasi nandun pa rin yung shares mo. So, when the time comes na mag tumaas ulit or yung bumawi na yung fund na yun, no, andun pa rin yung shares mo. So, kikita ka pa rin. So, kailangan alam mo lang kung kailan ka bibili at magbebenta ng shares mo. Ayan. So, paano ba magsimula? How to start investing, no? So first is you can contact any mutual fund brokers in the Philippines to access you. So pwede naman na magdiretso kayo sa mga mutual fund companies sa Pilipinas, no? Pero kailangan personally po kayo na magpasa ng application form nyo kasi kailangan nila ng personal appearance. And of course, lahat ng mga requirements kayo yung mag-provide, no? Kailangan magpasa kayo and pupunta kayo sa opisina nila. Kasi this is a legal investment, no? So, kailangan lahat kumpleto, legal documents din yung kailangan nila. So, di ba, pag nagpapasa tayo ng legal documents, kailangan personally, di ba? Personally na tayo yung magbibigay. Kasi mga legal yun na documents. And second option is be an IMG member to process all your filled up forms and documents through IMG. Plus more amazing benefits waiting for you. So, second option is you can be an IMG member, no? So, pag IMG member ka at nag-invest ka sa mutual funds, hindi mo na kailangan pumunta personally doon sa mutual fund company para magpasa ng application form mo. Kasi IMG na po yung magpapatunay na totoo ka doon sa sinasabi mo or yung information na nakalagay doon sa application form mo is totoo. Totoong tao ka. Ganun lang siya kasimple. Kumbaga, IMG na yung magpapatunay on your behalf. Hindi mo na kailangan pumunta. Diba? So, less hassle for us, especially kung gaya namin na OFW or gaya yung pag-busy ka sa work, no? Hindi, wala kang time na pumunta sa mutual fund company, so much better na become an IMG member para less hassle for you. Kumbaga, invest na lang yung gagawin mo. Okay? And then, so this is just two of our out of 35 benefits that we have here in IMG, no? So yung benefit number 10 namin is yung free investment seminars. Ayan. So pag nag-member ka na sa IMG, libre na po yung mga investment seminars na pwede mo attendahan dito sa IMG kasi nagpapaseminar po kami dito ng mga mutual funds
And at the same time, yung mga mutual fund companies po na affiliated ang INGS, nagbibigay din sila ng mga updates, mga market updates about the economy ng Pilipinas. So libre na yung mga yun. Kasi di yung iba pag hindi ka IMG member at gusto mong mag-attend ng mga seminars about mutual fund, no? So may mga registration fee po tayo na babayaran. So, but for the benefit of IMG, no, libre na po sa amin yung mga ganitong seminars. And then, mutual funds have zero entry fee, no? Kasi, di ba na-discuss natin a while ago na may mga fee tayo na babayaran when we invest in mutual fund. But as an IMG member, zero na po yung sales rate namin or yung entry fee namin. Okay? Kasi pag nag-direct po tayo na mag-invest sa mga mutual fund company, like ito, mga Soldivo, Itaw, Tilipipil, Pami, Sun Life, yun po yung mga affiliated mutual fund companies ng IMG, no? So, pag hindi ka member at nag-direct ka sa kanila na mag-invest, meron kang babayaran na sales load sa kanila every time na mag-i-invest ka. So, that is around 3, if I'm not mistaken, 3.3% or 3.5% each investment, no? So, kung 1,000 lang yung i-invest mo and then may sales load pa na 3.3, no? So, sayang din yun. Dagdag din na may bibili mo yun ng shares, right? So, pag IMG ka na, wala na yung 3.3 na sales load na yun. So, libre na yun. So, yung 1,000 mo, buo mo na yun na maibibili ng shares mo. Ayan. And of course, another one is nag-start ng January 1, lahat na ng mga new members or yung mga incoming members ng IMG, automatic na po silang may 1,000 worth of investment, mutual fund investment sa Soldivo funds po. Okay? So, ang local membership kasi natin or yung Philippine membership natin is 5,500 pesos. So, yung 1,000 dito is investment nila. Okay? So, meron din tayo for international membership. So, iba po yung amount or presyo nito pag international. But for Philippine membership, 5,500 pesos po yung membership natin dito sa IMG. And this is a sample na statement of account sa IMG Soldivo Fund. So, ito yung sample ng 1,000 na automatic na sinasabi ko pag nag-member ka, no? So, this is a talagang ito is from the IMG portal ng isang member natin. Ayan. So, nag-join siya. Nag-member siya last January 30, 2020. So, yung 1,000 na automatic investment niya, ang total shares po niya na kapalit o katumbas is 1,274 shares. Ayan. And then, for the next, last July, ayan, July, this July, 3, tatlong beses siya mag-invest ng 5,000 pesos. So, kung napapansin niya, yung NAV po niya magkakaiba. Kasi like I said, every day po, every weekdays, nagpapalit o nag-iiba yung net asset value per share. So, kung kailan ka bibili or kailan ka nagbayad, dun nila ibabase kung anong NAV ka papasok. Okay? So, depende siya. So, meron na siyang 17,000 na shares. So, wala pa yung last na in-invest niya, last July 30 kasi for booking pa siya. And this is just a sample, no? And another one example of statement of account is sa Philequity naman to. So, yung isa kasi sa Soldivo Funds. So, this one is sa Philequity naman. So, kung mapapansin nyo, yung year niya is 2007 siya nag-invest, no? February 14 and February 21. So, yung statement of account niya is as of November 18, 2008. Pero, this is just a sample, no? Pero, this is an actual statement of account ng isang investor. So, meron siyang nag-invest siya last 2007 ng 100,000 and 100,000. So, dito sa NAV per share niya, magkaiba yung price, right? So, ibig sabihin, magkaiba din yung shares na nabili niya. So, kung napapansin nyo, the lower the NAV is, the higher the shares na nabibili niya.
na nabil niya. The higher the NAV is, mas kukunti yung share na nabili niya. So, a total of 15,182 shares yung nabili niya now. So, let's see kung magkano na yung value ng pera niya as of December 20, 2019. So, yung NAV, yung net asset value per share as of December 20, 2019 is 37.2075 centavos yung NAV na niya. Diba nung bumili siya is nasa 12 and 13 na siya. But hindi na siya nagdagdag eh, right? So imagine mo from 2007 up to 2019, hindi na siya nagdagdag. Yun na yung 200,000 na in-invest na. So yung total shares niya kasi 15,182. So yung value na ng investment niya as of 2019 is 564. So magkano lang yung capital niya, eh, which is total investment is 200,000. So, meron siyang 364,000 na kinita ng pera niya. So, this is what I'm talking about no, na kailangan pag nag-invest tayo sa mutual fund, especially pag sa equity fund long term. So, dahil sa equity fund siya nag-invest, no, so long term talaga yung goal niya. So, imagine from 2007 na nag-invest siya, no, up to 2019. So, yung kita ng pera na is nasa 182,440,000. So, imagine mo, if is this possible na kikitain ng pera mo pag sa banko mo lang inipon, no? Or in-invest mo lang sa banko, sa bank savings mo, sa savings account mo. So, kikita ba yan ng 182,44%? I don't think so, no? Kasi pag sa banko, magkano lang yung ibibigay sa'yo. Maswerte ka na kapag bigyan ka ng 1% per annum. Okay. Another example for this is another example of statement of account is ito naman. So, yung kanina kasi, lump sum yung ginawa niya, no? Two times lang siya nag-invest ng 100,000. Pero ito naman, dahil wala siyang 100,000, ang ginawa niya lang is nag-invest siya ng small amount lang, 5,000, 2,000, 2,000. Ayan. So, like I've said, pag sa mutual fund, pinakamababa na pwede mo nang i-invest is 500 pesos. Okay? Pero kung may mas madadagdagan mo pa yun, mas okay, di ba? So, ang total na na-invest lang niya is 93,000, no? This is from 2007 up to 2011 siyang nag-invest. So, hindi, napapansin niyo, hindi naman siya every month na nag-invest. Pero kung meron siyang pondo, siguro kung kailan meron na siyang pondo or extra money na i-invest. Okay, so kasi pag sa mutual fund, not necessary naman na monthly ka mag-invest. Kung kailan ka lang may pera na i-invest. So, yung total na na-invest niya is 93,000. Ang shares na nabili niya is 7,001 shares. Okay, so kung napapansin niyo dito, magkakaiba yung number of shares na hindi pantay-pantay or hindi pare-pareho yung mga shares na nabili niya during that time na nag-i-invest siya kasi magkakaiba yung price niya. Okay? So, yan. So, 10,001 lang yung shares na nabili niya doon sa 93,000. Okay, so, but as of December 2019, yung 93,000 na in-invest niya is, ang value na niya is 260,489.71, no? Kasi naging 37 na yung per share. So, ang kinita ng pera niya, dahil 93 lang naman yung 93,000 na yung na-invest niya, ang kinita ng pera niya is 167,489.71. So, ang total return of investment niya is 100 na tumaas siya ng 180.10%. Okay, so imagine hindi ito maibibigay ng bangko sa inyo. Okay, pag sa bank kayo nag-ipon. So kung ang target niyo, ang goal niyo is for long term, no, much better talaga na sa mutual fund din na lang ipunin kaysa sa bangko. Ayan. So what are the frequently asked questions when it comes to mutual fund, no? So, first question is, how much interest do I get
as an investor? So madalas tinatanong to, ito yung isa sa mga commonly asked question, you know? Magkano ba yung kikitain ng pera ko dyan? Pag nag-invest ako, di ba? Hindi pa nag-i-invest, yung kikitain na agad yung tinatanong. So ganun kasi yung nature natin na, ganun kasi yung nature natin eh, di ba? So, ang sagot dyan is, mutual funds do not give fixed returns. So, returns are based on the difference between your buying price and the current NAVs. Yung market conditions play a major role in determining the annual returns of mutual funds. So, wala pong fixed return pag sa mutual fund unless doon sa fixed income ka mag-invest, no? Pero usually, wala siyang fixed return. Yan yung pinakatamang sagot kasi nakadepende talaga sa market condition, no? So, kung mababa yung market, there's a possibility na mas mababa din yung kikitain ng pera natin na mga investors, okay? So, next is, can I lose money in mutual funds? The answer for that is yes, depending on market condition, okay? So, the fund manager's job is ultimately to minimize risk and losses for the shareholder. So, pwedeng, gaya ng sabi ko, pag mababa yung market at kinuha mo yung mababa yung value ng fund mo and then nag-redeem ka, kinuha mo yung investment mo. So, there's a possibility na talagang mawawala yung pera mo or malulugi ka kung kinuha mo siya na mababa yung market. So, kailangan alamin natin kung lang tayo mag-redeem. Although, trabaho naman ng fund manager is kailangan na siguraduhin na kikita at kikita pa rin yung investment ng mga shareholders. Okay? What if the fund manager performs poorly or goes bankrupt, no? So, paano pag nalugi ang fund manager or mutual fund, no? So, the shareholders simply need to appoint a new fund manager. So, gaya ng sabi ko kasi kanina, yung mga fund managers po is they are just appointed, no? So, anytime pwede silang tanggalin ng mutual fund company. Next is, what happens to my investment if I die? So, paano pag nawala ako? Paano yung investment ko pag namatay ako, no? Yun yung mga isa rin sa mga tanong. Commonly asked question. So, your shares in the mutual fund will form part of your estate and will be distributed to your heirs. Yan. So, usually spouse and children accordingly. Di ba? Pag tayo ay namatay, especially pag meron tayong mga ari-arian, meron tayong mga kayamanan, no? 'Di ba? So lahat ng ari-arian na nakapangalan doon sa taong namatay na 'yon is ma-freeze siya, i-freeze ng government. So that's the same pag meron siyang investment sa mutual fund, ma-freeze din yung account niya until na ma-settle yung mga kailangan i-settle ng mga tagapagpana nila, no? So there are tax issues involved in this regard kasi may mga tax pa sila na babayaran, especially if walang last will and testament yung tao na namatay. So pag wala siyang last will and testament kasi talaga malaki yung tax na babayaran ng mga heirs. So at least I think tax ng estate is around 20%. Depende kung magkano yung value ng ari-arian niya, no? And so, can I tell the fund manager what to buy or sell? So, the answer for that is no. Kasi hindi na natin sila pwedeng pakialaman. Kasi nga, that's their work. Yan yung trabaho nila, no? So, hindi na natin sila kailangan pagsabihan or hindi tayo pwedeng mag-suggest or something sa kanila kung baka kasi gusto natin na gusto kong bumili ng share sa Jollibee, sa BDO or something like that, no? So hindi natin pwedeng sabihin sa kanila 'yon kasi sila na 'yung bahala dahil 'yun 'yung trabaho nila. And of course, pag mutual fund dahil malaki 'yung investment, malaki 'yung pera na hinahawakan nila. So yung strategy nila is talagang pinag-aaralan nila para masigurado na yung pera ng mga investors ay kumikita or kikita. Okay? Kasi syempre pangalan din nila yan. That's their business also. And so what's in it for the fund managers?
Okay, so management fees, no? Kasi gaya ng, di ba kanina maraming mga fees na binabayaran pag sa mutual fund din, no? So the amount will vary, normally ranging from 1.5% to 3% of the total assets per year. Ayan, so note that the NAVs that are published are already net of the management fee that is amortized daily. So may mga management fee, yun yung binabayaran ng yun yung binabayaran ng mutual ng mga fund companies sa mga fund managers, yung management fee. So kung mas malaki yung hawak na investment ng isang fund manager, mas malaki din yung management fee na makukuha niya. Ayan. So imagine mo na lang magkano ang 3% ng 1 billion na total asset, no? So malaki. And dun, dyan sila, yan yung work nila, kumbaga. So kung maging fund managers ka, no? Swak na swak, kumbaga. Ayan. So our mutual fund gains taxable. So no mutual fund gains are exempted from taxes based on the comprehensive tax reform program. So this was done to promote long-term savings in the country, no? So tax exempted pag sa mutual funds. Ayan, so what prevents the fund managers fund manager from running away with my money? No, kasi baka sasabihin ng taong nagtatanong sa iyo, ano, baka mawala, baka itakbo ni fund manager yung pera ko. So ano yung kailangan mong isagot or ano yung tamang sagot if ganun yung ma-encounter mo, no? So, ang sagot dyan is, mutual fund are a structured in manner that protect the interests of the shareholders. So, the fund managers does not have any control over the physical assets of a mutual fund except to make buying and selling decisions. So, yung mga fund managers po na yan, hindi po nila nakikita physically or kahit nakikita or nakahawakan man lang yung pera ng mga investors, no? Ang trabaho lang po nila ay yung magdesisyon para kung kailan sila bibili at kung kailan sila magbebenta. Yun lang po yung trabaho nila. So the assets are held by a custodian bank appointed by the shareholders who in turn cannot transact for these assets. So yung pera, yung physical na pera, no? Yung pera ng mga investors na yan, nakalagay po siya sa isang custodian bank na pinili ng mga shareholders, no? Pero yung custodian bank na yun, hindi rin nila pwedeng galawin yung pera na yun. Kumbaga, nandun lang yung pera. Dun lang siya nakatago. Okay? So, pero hindi siya pwedeng galawin unless na may magkuha ng kanilang investment. So, that's the only time na gagalawin yung asset ng o yung pera ng mga investors. Ayan. So, where will you invest my money? So, saan ba nila ini-invest yung pera? Sa mutual fund. So, your money will be invested in the shares of the mutual fund of your choice, no? So, maraming mga fund kasi na pwede mong pag-investan sa mutual fund, no? So, pag mutual fund, on the other hand, are invested in baskets of securities that vary depending on the type of fund. So, depende kung anong klaseng fund din ikaw nag-invest. So, kung sa market fund, sa bond fund, sa balance fund, or sa equity fund ka nag-invest, no? So, hence, if you choose an equity fund, pag sa equity fund, then you buy shares that invest mainly in listed stocks. And so, a bond fund or fixed income fund, in contrast, invest exclusively on interest-bearing instruments. So, a mutual fund investment universe, including restrictions and risk, can be found in the fund's prospectus. So, each mutual fund company, meron naman yan sila mga website, no? Pwede nyo i-search sa Google kung ano yung website nila. And then, dun sa mga website kasi nila, andun na rin yung fund prospectus na tinatawag or yung report ba, kumbaga detailed report kung anong mga companies sila nag-invest, no? So, pwede nyo makita doon. And last one is, how long is the maturity period? So, kailan ko pwedeng kunin yung pera ko sa mutual fund? No, may maturity ba yan? So, mutual funds do not have maturity periods, which means that the shareholder can actually sell their shares in any banking days. Kasi gaya ng sabi ko, liquid po ang mutual fund investment. So, anytime, pwede mong kunin yung
investment mo. Kailangan lang maghihintay ka lang ng at least 7 banking days para ma-process. So, furthermore, mutual funds are required by law to buy back the shares from the shareholders and to release the proceeds of any sale within 7 banking days. Ayan. So, pag nag-redeem, ni-redeem na natin yung investment natin, yung shares natin, hindi natin ito ibebenta sa ibang tao. Kundi, kumbaga, ang bibili rin ng shares natin is yung pinag-investan natin na fund. Okay? Kumbaga, ibabuy back or bibilhin lang nila, bibilhin din lang nila yung shares nila. Pero, syempre, kung magkano yung value ng fund mo, yun yung babayaran nila, no? So, hindi mo yun maibebenta sa ibang tao. Ayan. So, ibabalik mo rin sa kanila yung shares. Sino din yung bibili. Ayan. So, most mutual funds, however, charge exit fees for short-term investors and this may vary from fund to fund. Ayan. So, pag sa mutual fund, meron lang tayong withholding period na tinatawag, which is 6 months. So, pag nag-invest ka, at wala pang 6 months yung investment mo and then nag-decide ka na ayoko nang ituloy, kunin ko na yung pera ko, kunin ko na yung investment ko. So kung wala pang 6 months yung investment mo doon, meron kang you are entitled to exit fees, meron kang babayaran na exit fee. Okay? Pero kung more than 6 months na yung investment mo doon, wala na rin yung exit fee na yan. Okay? Kasi short term eh, kumbaga yun yung withholding period nila, 6 months. But it also depends to the fund na pinag-investan mo. Kasi syempre, iba-iba silang company, so iba-iba rin yung rules nila. And parang, yes, rules nila and terms and agreements nila. Terms and conditions, I mean. Yan. So pag nag-invest kayo, may makikita nyo naman, mababasa nyo naman kung ano yung mga conditions doon sa company na yun na pinag-investan ninyo. And so these are the mutual fund companies na affiliated sa IMG. So we have Solido Funds, Philam, Sun Life, Philippity, Atrium, and FAMI. So pwede kayo mag-research sa Google kung ano ba itong mga companies na ito, no? Kasi makakita niyo na lahat nandun. But I'm telling you na marami din pong ibang mga mutual fund companies pa, no? But these are the top mutual fund companies na top mutual fund companies sa Pilipinas, no? So, ito yung mga companies na talagang magaganda yung performance nila. Mga kilala na sila, no? Especially itong Philippity, no? 30 years na siya. And then, I'm sure kilala nyo naman ang Sun Life, no? Pero itong Sun Life na to, is hindi po ito yung insurance, ha? Ito po yung investment company nila. Kumbaga, same sila na ang mother company nila is Sun Life, no? Sun Life Canada, but this is specifically invest sa mga purely investment. Wala siya yung life insurance kasi ibang product din ng Sun Life yung life insurance. And then Philam din, no? I'm sure kilala niyo na rin itong Philam, pero ito rin is specifically for mutual fund investment lang. So iba din yung life insurance product nila. And then Atrium, yung Atrium is mostly ito yung sa BDO. And if I'm not mistaken, no, mostly ang hinahandle nila yung sa SM, mga ganyan. And then pag sa First Metro naman, ito yung sa Metro Bank, mga ganyan. So, pwede nyo i-research niyan para kung ano itong mga companies na to. And like I've said, no, pag nag-member tayo sa IMG, hindi lang itong pag-i-invest sa mutual fund ang benefit natin. So marami pa pong benefit na naghihintay sa inyo once you become an IMG member. Kumbaga yung pag-i-invest sa mutual fund is just 2 out of 35 benefits that we have. Imagine mo, no? Yung akala mong isa lang yung pwede mong gawin is mas marami palang naghihintay sa inyo. So, this is just a summary, no? Kung ano ba yung benefits natin sa IMG. So, we have separate webinar for the membership orientation. Doon, i-discuss talaga
what is IMG and ano talaga yung meron sa IMG, ano ba talaga yung mga benefits, iisa-isahin natin doon na din i-discuss, and at the same time mas magiging malalim yung pag yung knowledge mo all about IMG, para kasi baka sabihin niyo, ay bakit kailangan mag-member ng IMG kung pwede naman akong mag-direct, no? So why not na yun yung purpose na yung mag-invest sa mutual fund, pero mas marami pa pala yung kapalit, no? So why not take this opportunity para marami ka pang may enjoy, no? Hindi lang isa, no? So here is in IMG, we call this one stop shop. So kasi gaya pag masok ka sa isang mall, di ba? Sa mall na yon, sa loob ng mall, maraming mga products. Kumpleto na lahat. Clothing, no? Pag groceries, mga appliances, di ba? Kumbaga, kumpleto na lahat ng kailangan ng tao, nandun na siya. Pero, hindi mo naman sila kailangan bilhin lahat, right? So, that's the same with IMG. Pag pumasok ka dito sa IMG, maraming products na naghihintay sa iyo, pero not necessarily na kailangan mong bilhin lahat. Okay? So, this example, halimbawa, ikaw naghahanap ka ng healthcare. In IMG, meron kaming healthcare, which is the Kaiser. So, ang hanap mo naman, halimbawa, life insurance, no? We have MB Life and Fidelity Life, no? Ayan, naghahanap ka ng investment. So, meron kaming mutual fund, and then, pwede ka rin mag-direct stock dito kasi meron kaming partner, which is MyTrade, no? So, 2-in-1 na siya. Hindi mo na kailangan mamili. Pwede mong gawin pareho yung indirect at saka direct, no? And then, real estate, ayan, kung nagbabalak ka na bumili ng house and lot mo sa Lumina, sa Bria, sa Lumina, Bria, ano pa ba yung iba? Ayan. So, Vista, under yan sila ng Vista, no? And then, Ayala Land. I'm sure kilala nyo ng Ayala Land kasi hindi pa tayo pinapanganak. Andiyan ang Ayala Land. MCI, SMDC, no? Ayan, SMDC, very popular sa when it comes to condo, no? Kung babalak kang bumili ng condo unit mo, no? So, pag IMG member ka na, hindi ka nadadaan sa agent, ikaw mismo yung agent. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng rebate. Kasi yung commission dapat na mapupunta sa ahente na magbebenta sa'yo, mapupunta na sa'yo. Kumbaga. Then, we also have MegaWorld. So, yun lang, yung mga direct na tayo sa mga providers, hindi na tayo dadaan sa mga agent. And then, another one is general insurance. Na kung naghahanap ka ng, kung meron kang sasakyan, di ba? May car insurance yan. So, pag nag-member ka na IMG, ikaw na rin yung agent mismo ng car insurance na kukunin mo. You also have travel insurance, no? Personal accident insurance, mga fire insurance, yung mga ganyan. Gusto mo kuhanan ng insurance yung bahay mo or something. So, yung mga non-life, yung walang buhay. So, pwede mong kuhanan ng insurance. So, ikaw na mismo yung agent. And then, you can also refer. So, kung may mga kakilala ka na naghahanap ng car insurance, ng mga travel insurance, so, pwede kang mag-refer. Meron kang incentive. Now, the same with the real estate. So, pwede ka rin mag-refer and then you get incentive din from the real estate provider natin. Okay, and then we also have Allied Financial Services. Ayan yung IMAX. Ito yung ano. Ito po is a company po ng mga, kumbaga, ang may-ari po ng IMAX is mga lawyers. So, if may mga ari-arian kayo na magulo yung papeles or walang mga titulo or something like that, pwede kayong magpa-consult sa kanila or magpatulong sa kanila, no? Pwede rin na pag nagpatayo kayo ng corporation nyo, no, sila yung magpa-process on your behalf. Ayan. And then also have Globe Informatics, no? Kung gusto mong mag-aral ulit all about computer, no? Informatics college po yung partner or affiliated ang IMG, meron tayong tuition fee discount. And Haven of Infinity, so Memorial Garden po ito. Memorial lot. Pag gusto nyong kumuha, ito po is located sa Batangas. So kung gusto nyong kumuha ng Memorial lot for your family or for you in the future, no? Pwede kayong bumili ng murang lot.
memorial lot. But kung gusto niyo naman is investment, pwede rin. Bilhin niyo ng mas pura, ibenta niyo ng mas mahal in the future. So, pwede. So, this is just a simple, no? Kumbaga, hindi siya masyado, hindi siya mahirap na intindihin kasi kumbaga, andito na lahat ng kailangan. Andito na lahat ng pwede mong andito na lahat yung mga kailangan mo, possible kailangan mo when it comes to financial products and services. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa iba. Diba? Kasi kung halimbawa, yung iba, naghanap ng life insurance, and then naghanap na naman ng healthcare, no? Kumbaga, yung time, less hassle for you kasi nandito na lahat-lahat siya. And of course, there are many kinds of investment aside from the mutual fund investment na pwede niyong pasukin, no? Kasi pwede rin investment ang healthcare, pwede rin investment ang life insurance, pwede rin investment niyo ang real estate, ay, di ba? Itong loan, memorial lot, pwede rin yung investment. So, but anyway, once na nag-join naman kayo sa IMG, may mga trainings po kami, may mga workshop kami, may mga seminars kami, and of course, iba pa yung financial coaching from us na sinishare namin para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung IMG and what we are really doing here. And especially pag interested ka lang mag-invest, kumbaga mas maiintindihan mo siya. Okay, so this webinar kasi, it's just nag-focus lang tayo sa mutual fund, but we are offering more, no? Not just mutual funds. So, I'm inviting you again for another webinar for our orientation, no? So, tomorrow, meron tayong schedule, same time, 10:30 p.m. So, if you are interested to join again or to listen again, you may contact the one who invited you tonight para makapag-attend po kayo ng orientation namin para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung IMG. Okay. So, thank you so much for joining me tonight na nakipagpuyatan. Ayan. So, that's the end of my presentation, my webinar for tonight. So, I hope to see you or welcome you in the future sa team namin or sa IMG para dun sa mga learnings natin, sabay-sabay tayong mag-aral ulit. Okay? So, if you have more, if you have question, no, pwede kayong mag-chat po. But I will try to answer or I will do my best to answer. Or you can unmute para ano.